Hello, pre. Pre. Musta? Masaya naman. Mabuti naman. Dapat tawag ka, pre. Gala tayo bukas. Shot tayo. Walang pasok eh. Sure, pwedeng pwede. 1,000 sa'yo, ambag mo yan. 1,000 din sa akin, okay? Sige, pre. Salamat. Ilang beses ba kayo gumagala ng mga kaibigan mo? Sa isang linggo, isang beses. Magkano magagastos mo? 500 to 1,000 pesos? Sa isang buwan, ilang beses ba? 3 beses ba? 4-5 beses ba? Magkano naman nauubos nyo per month? Siguro sabihin natin, from 2,000 pesos hanggang 5,000 pesos. 5,000 pesos, yan yung puhunan ko nung nagsimula ako dati. Dati mahilig din po ako sa barkada. And every Friday night hanggang Sunday, party yan. Kasi nga, mahal mo yung barkada mo and mahal ka nila. No? Kasi happy kayo eh. Yun. Noong nagtatrabaho ako sa call center, no? As call center agent, yan. Sumasahod ako ng mga 15,000 pesos to 20,000 pesos month. Yan. And siguro'y palabarkada talaga at masarap kasi uminom, no? At hindi pa ako mature that time. So, sayang yung investment, no? Siguro kung halimbawa makakagastos ka ng 5,000, no, sa loob ng isang buwan, yung mga gastos mo per year is nasa 60,000 pesos. Ganyan kalaki. Ganyan yung in-invest mo para sa inumin lang at saka sa mga pulutan. Nung nag-matured na ako, gusto ko nang makapagsariling negosyo at sino na ba yung tutulong sa akin? No? So hindi ka na tutulungan ng barkada mo. Kasi nga yung barkada, para sa akin lang ano, at based on my experience, minsan lang talaga makahanap ng kaibigan or barkada na tutulong sa'yo sa hirap at ginhawa. More on barkadas ay sa ginhawa lang talaga, no? Sa kasayahan lang. Sa problema mo, sariling problema, syempre ikaw na lang yung makakatulong. Sa, kaya nga sariling problema, kasi nga sarili mo lang yung makakatulong. No? So, sa mga hindi pa ready na magbagong buhay, mag-turn into business, no? Huwag niyo pong sayangin yung pera niyo. Siguro iipon nyo na lang, no? Or kung mag-banding mo kayo ng barkada nyo, kahit paminsan-minsan na lang. Huwag po every week, no? Siguro mag-invest ka para sa sarili mo. Kasi nga, para masolve mo yung sarili mong problema. Yung nagastos mong 5,000 pesos per month, i-business mo yan, no? Yung 5,000 per month mo, paano kaya kung ibili mo every month yan ng manok? Halika, papakita ko sa'yo kung ano na yung mga manok na mabibili mo sa halagang 5,000 pesos. Sa 5,000 pesos, kung dito ka magsisimula sa Heritage Chickens, maganda. No? Kasi nga, kung Heritage Chickens production mo, pang ano to, pang double purpose, pwedeng for meat, yan para sa mga inasal, sa arroz caldo, sa mga lugaw, yan, the best to, or lumi, yan, pwedeng. No? Mas maganda to sa broiler chicken, and mas masarap yung karne niya. No? At maraming benefits. At mas maganda yung itlog nito kumpara sa layer na manok. Magkano naman yung presyuan nito? Yung presyuan nito kapag RTL na is 1,500 pesos each. Yan. So, sa 5,000 pesos, sabihin natin, makakabili ka tatlong manok, 4,500 pesos. So, may 500 pesos ka pa. Yan. So, meron ka ng trio, dalawang babae at isang lalaki. Pwedeng-pwede na doon sa 4,500 pesos. Tapos, yung 500 pesos na tira mo, pwede mo yung pangbili ng feeds nila or pwede mo ring pang, pang bili ng CCO. Depende na po yan sa'yo, no? So, yun yung first month dapat na target mo, no? Doon ka muna sa upgraded, sa Heritage Chicken. Yan. So, next naman, tuturuan kita, after a month naman, kung paano ka makakabili ng upgraded native chicken. Sa upgraded native chicken production, isang rooster lang yung kailangan mo na Heritage Chicken, no? So 1,500 pesos.
So meron ka pa natira na 3,500 pesos. Sa 3,500 pesos mo, makakabili ka ng mga roosters or mga hens, I mean, no. Siguro sabihin natin madaming hens na, mga 5 hanggang 6 na hens na yung mabibili mo, no. Sa natirang 3,500 pesos mo. So meron ka ng upgraded native chicken production na yung ano mo puhunan 5,000 pesos at meron ka ng 7 manok. 5 or hanggang 6 na hens at saka isang roosters, no. So napakaganda na. Kung ganyan yung puhunan mo, okay din po, no, na mag-ano kayo, mag-start na sa RTL. Kaso nga lang, saan ka ba makakabili niyan? Kasi nga medyo mahirap maghanap ng mga breeders, no, nagbebenta ng breeders. Kasi dito sa pagmamanok, konti lang yung supply, grabe yung demand. Ewan ko ba kung bakit na sumusurrender yung iba, siguro sa mahal ng feeds. Dito kasi sa atin, kami yung gumagawa ng sarili naming feeds, kaya mas mura. Kaya mas okay sa amin ang ganitong business. At si Papang kasi may lupa din. Pero nag-start ako sa konti lang. And kapag 5,000 pesos naman yung puhunan mo sa isang buwan, ay pwede ka naman magsimula kahit maliit lang yung area mo. Yan. Siguro sabihin natin may 100 square meter ka na manukan, okay na, no? I-subdivide mo lang yung 100 square meter mo by 3. So kahit meron ka lang 33 heads or 40 heads per division, no? Napakaganda na. Yan. So sa 100 heads, sabihin natin kayang-kaya mo mag-alaga ng 120 hanggang 150 na heads ng manok. Napakaganda na, no? And kapag meron kang maraming hens, mas maganda. Yan. So what if naman kung doon ka sa native chicken, mas mura sa native chicken, no? Kasi sa native chicken natin mas pure. Yan. So yung price ng native chicken ngayon is 700 pesos yung brood cock and ang RTLs natin, same lang yung price, 700 pesos. Dito sa native chicken ang production, no? Dapat kasi pure native. So bakit nga ba kailangan natin ng tatlong breed dito sa pag-aalaga din ng manok? Unang-una, sa native chicken natin, mas marami yung buyers kasi mas masarap yung karne nito. Sa lugar namin, ha, yan. Kasi nga, for meat talaga itong manok na ito. Doon naman sa upgraded, may mga buyers tayong tumatanggap ng upgraded native chicken. May gusto din na pure na native chicken tayo. Bakit nag-aalaga din tayo ng heritage chickens? Yung heritage chickens natin, meron din pong buyers para doon sa ating mga heritage chickens. Yung gusto nila pang mabilisan, no? Pang inasal, sabi ko kanina, pang ihaw-ihaw. Yan, doon sa ating heritage chicken, pwedeng-pwede. Iba't-ibang klaseng breeds ng manok, iba-iba din po yung buyers nila, no? Hindi po nagkakapareho. Pero yung depende talaga yan sa kumokontak. Kung may kumokontak ng maramihan sa inyo, yun yung padamihin nyo. Yan. So, yung pinakamadaming kumokontak talaga sa akin ay yung bultuhan, gusto nila upgraded in native chicken. Yan. So, sa heritage, may kumokontaks din para gawin nilang pang-layer or for meat din kapag nag-iaw-ihaw na sila na negosyo. Yan. So, balik tayo doon sa presyohan. Yan. So, 700 pesos itong ating breeders na native chicken. Sa loob ng 5,000 pesos mo, pwede ka makabili ng 7 hanggang 8 manok. No? So, goods na. Yan. So, yung piliin nyo lang is Huluano or Bisaya or Tagalog na manok. Ihalo nyo sa Huluano. Yan. Kasi yung Huluano po, native pa rin yan. Yan. Kaso medyo malalaki yan. No? Sobrang malalaki. At parang tulong na rin na pang-upgrade sa inyong mga manok na mga maliliit. Yung mga manok kasi na maliliit like darag, masarap yung karne niya. Kaso nga lang, ay halos same lang naman sila ng Bisayang manok or Tagalog na manok. Yan. Yung problema nga lang sa darag or yung mga maliliit na breeds ng native chicken ay lugi tayo sa timbangan. And it takes ilang months talaga bago ma-harvest. So, sobrang delay. Dito kasi kapag malalaki yung native chicken natin, mas mabilis ma-harvest. Yung target kasi natin dito is 2 months lang para sa native chicken natin. Sa heritage, 40 days. Upgraded, 50 days. Dito sa native chicken natin, 60 days hanggang 70 days. Yan. Ganyan po katagal yung ating native chicken. Paano natin ma-achieve yung ganyan na weight? Dapat po na 700 grams to 1 kilo sa loob ng 2 months doon sa brooding pen. Huwag po nakagala. Kasi kapag nakagala po yan, ay mga ngayayat po. Okay lang kapag gagawin yung breeders, pwede nyo pong ipagala para masanay sila.
Kasi need ng breeders natin, mas malaking space. Doon sa meat, hindi po kailangan ng malaking space. Yung kailangan lang ng meat natin is ilaw, magandang pagkain, patubig palagi, malinis na tubig, vitamins, no? Para po mabilis yung paglaki nila. Ganyan po yung sekreto doon. Kung halimbawa ay meron ka nang naipon sa loob ng isang taon, no? Sabihin natin sa isang buwan makakabili ka kahit 6 na manok, yan. So pwede ka magkaroon ng 72 heads na RTLs sa breeders sa loob lamang ng isang taon, no? So sa isang taon yan, yung sa 6 months nung unang 6 months nyo, syempre talagang dadami na kasi RTL na no? Pagbili nyo, pagkasunod na linggo, mangitlog na. Yan, no? So meron kayong maiipon na 72 breeders. Hindi pa kasali yung mga CCO nila, no? Na napadami nyo sa loob ng isang taon. Yan, no? So napakaganda po ng business na ito. Hindi po kailangan ng malaking puhunan. Yung pabahay naman nila, dati nang start ng buhay ko, na makikita nyo sa dati kong mga video sa YouTube, yung bubong po or ginamit kong yero sa aking pabahay ng aking manok is trapa lang at mga tarpaulin. Yan, mga ganyan lang, mga sira-sira na. And buhay na buhay naman yung mga manok ko, no? And sa ngayon, itong mga manok natin na andito, ito na po yung mga kaapu-apuhan na ng mga breeders ko dati dito sa native chicken natin. Yan, no? So ito na yung bunga ng lahat ng aking pagod, pagtitiis, no? Hindi man ako makagala, at least nakikita ko yung pera ko andito po sa ating manukan. Yan, no? So hindi po nasayang. Hindi ko po naidumi, hindi ko na poop, no? Hindi ko naihi. Yan, yung aking pinagtiisan. Yan, no? Talagang pinagtuunan ko ng pansin ang aking future, no? Sana kayo din. Huwag niyong sayangin yung pera nyo. Yan. Talagang based lang to sa experience ko, no? So hindi naman lahat ng barkada is ganun, pero halos. Yan, no? So kayo na po yung bahala. Yan, kung magsisimula kayo sa manukan, pero ito kasing negosyo na ito, hindi talaga kailangan ng malaking puhunan and malaki yung kita dito. Kung ano mo yung puhunan mo, maibabalik agad and doble-doble na yung ibabalik sa iyo per month. Depende sa sipag mo, depende sa diskarte mo. Yan, kasi yung negosyo naman, kahit anong negosyo, sipag yan, diskarte, tsaga, para mag-boom yung business, no? And dapat talaga talagang pagtuunan mo rin, no? Or practicein mo yung marketing strategy mo and yung plano mo talaga sa iyong business. Yan. So yun lang po mga kanitib, yan na pang tinitingin-tingin mo dyan. Yan. Simulan mo na ang business na ito. Talagang excited na ako, no? Na marami akong ma-feature sa susunod na umasenso na dahil sinunod yung mga plano natin, no? Or mga goals natin.